Hello mga ka-Miranda, this is Coach Miranda Miner at ang topic natin ngayon is about Bitcoin mining. Sa kasalukuyan, maraming mga traders na naiinganyo pa din sa pagsisetup ng mining rig or mining pool dahil ito daw ay isang potential na passive income. So ito ba ay totoo at ito ba ay something na pwede natin gawin, ka-Miranda? So pag-usapan na natin ngayon in this particular video. Ang pagmimina ng Bitcoin ay isang mahalagang bahagi ng blockchain technology na ginagamit sa Bitcoin. Ang blockchain ay isang decentralized digital ledger na nag-record ng lahat ng mga transactions sa network. Ang mga blocks na nag-perform sa blockchain ay verified na at confirmed sa pamamagitan ng mga miners na nagbabahagi ng computational power upang malutas ang mga complex mathematical algorithms and formula na tinatawag ng proof of work. Ang bawat successful na solution ay nagbibigay ng isang block reward na kasama ang bitcoins at mga transaction fees sa miner na nagre-resolve nito. Ang proof of work ay isang konsepto sa cryptography na ginagamit sa blockchain technology. Ito ay isang mathematical algorithm na nagpapatunay na isang computer o miner ay nagtrabaho upang malutas ang isang complex problem. Ang layunin ng proof of work ay upang maprotektahan ang network mula sa mga malicious na actors na gustong magpalitan o magmanipulate ng data. Sa kaso ng Bitcoin, ang proof of work algorithm ay ginagamit upang malutas ng mga complex mathematical problems na kailangan upang patunayan ng isang block sa blockchain. Ang pagmimina ay hindi lamang nagbibigay ng reward sa mga miner. Ito rin ay nagbabantay sa network upang siguraduhin ang integridad at validate nito ang mga transactions. Ang mga miners ay nagtititik sa network upang hindi mapasok ng mga malicious actors ang network at hindi mapalitan ang mga historical transactions. Sa ganitong paraan, nagbibigay ang pagmimina ng seguridad sa network at nagbibigay ito sa lahat ng participant ng tiwala sa integridad ng blockchain. Samantala, is Bitcoin mining profitable ba, ka-Miranda? Ang ating tugon ay depende, no? Kahit na ang miner ng Bitcoin ay matagumpay, hindi pa rin malinaw na ang kanilang pagsisikap ay magiging profitable dahil sa mataas na upfront costs at fees na kagamitan at patuloy na pagtaas ng kuryente. Ang kuryente para sa isang ASIC ay maaaring gumamit ng katulad na halaga ng kuryente bilang 600 na PlayStation 3 device ayon sa isang ulat mula sa Congressional Research Service noong 2019. At habang tumataas ang difficulty bump or kahirapan sa komplikasyon ng mga algorithm at mathematical equations in Bitcoin mining, tumataas din ang kinakailangan nitong computing power. Bitcoin mining is actually consuming almost 94 terawatt hours ng kuryente bawat taon, higit sa karamihan sa mga bansa ayon sa Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Ang pagmimina ng isang Bitcoin ay halos katumbas ng 10 na taon ng karaniwang kuryente ng isang US household. Grabe ka, Miranda, no? Pero how do you start Bitcoin mining nga ba? Ito yung mga pangunahing kailangan mo sa pagmimina ng Bitcoin. Unang-una, kinakailangan mo ng isang wallet. Dito nakastore ang Bitcoin na nagre-resulta sa iyong pagmamina. Ang wallet ay isang encrypted online account na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na i-store at i-transfer at tanggapin ng Bitcoin o ibang cryptocurrency na gusto mong imina. Ang mga kumpanya tulad ng Coinbase, Trezor at Exodus ay nag-o-offer ng mga pagpipilian para sa wallet ng cryptocurrency. Pangalawa, mining software. Merong maraming provider ito ngayon in our market kung saan marami sa kanila ay libre para i-download tulad ng NiceHash at marami pang iba. Pangatlo, computer equipment. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pagmimina ng Bitcoin. Kailangan mo ng isang malakas na computer na gumagamit ng dami ng kuryente na sapat para maging matagumpay ka sa pagmina ng Bitcoin. Normal na gas nito ay maabot ng almost $10,000 o higit pa. Panghuli, kailangan mo rin ng mga ASIC or application specific integrated circuits. Kinakailangan ito bilang isang hardware upang malutas ang mahirap na mga mathematical na problema sa mining. Ang ASIC ay nag-aabot ng malaking konsumo ng kuryente. At ano nga ba ang mga popular na mga ASIC miners today? Unang-una, yung Antminer S19 Pro by Bitmain. Pangalawa, Wattsminer M21S by MicroBT. Pangatlo, InnoSilicon T3 Plus. Pangapat, Dragon Mint T1 by Halong Mining. And of course, yung pinakapanglima, ASIC Miner 8 Nano Pro. It is important to note that the ASIC market is a constantly evolving and new models are being introduced, ka-Miranda, ha? So, huwag natin laging iisipin na ito yung pinaka-top of the market as of today. Narito naman ang mga hakbang sa pagmimina ng Bitcoin gamit ang ASIC or application-specific integrated circuit. Nga pala, ka-Miranda, if you're new to my channel, please don't forget to click on like and subscribe so you're updated for everything about cryptocurrency, technical analysis, fundamentals, and these types of new knowledge for you in crypto. Maraming salamat! Unang-una, maghanap tayo ng ASIC miner in the market. Pumili ng reputable na ASIC miner na sakto lang sa pangangailangan mo. Tandaan, ka-Miranda, na ang
ASIC miner ay medyo maingay, so dapat ito ay nasa isang lugar na secluded kung ikaw ay magmimina sa inyong bahay. Sunod na step, Miranda, after you bought your own ASIC miner, you need now to connect this sa isang power source at sa internet connection. Dapat merong internet, Miranda, dapat mabilis ito. Next step, ina-download na natin at i-install natin ang mining software. Pumili ka ng isang software na akma lamang sa iyong gamit na ASIC miner at i-install ito sa inyong computer. Sunod, sumali tayo sa mga mining pool. Upang mapataas ang ating pagkakataon na kumita ng Bitcoin, we can actually join mining pools kung saan maraming miners ang nagsasama-sama ng kanilang computing power para mapataas ang kanilang pagkakataon na maging successful sa pag-imina ng mga blocks. Next, i-configure natin ang ating mining software. I-configure ang mining software para makonect sa mining pool at isa-set natin ang ating Bitcoin wallet upang tanggapin ang mga rewards at simulan na pag-imina. Tandaan, Miranda, na hindi po natatapos dyan ang mining. We need to be able to monitor our mining rig. We need to monitor the performance of our ASIC miner and we need to do the adjustments na kinakailangan para ma-optimize pa ang performance nito. Kinakailangan itong mining rig para continuously ma-incentivize ang ating mga miners. Speaking of incentivizing, we also need to know as crypto miners, ano nga ba ang Bitcoin halving, Miranda? So pag-usapan na natin. Bitcoin halving is actually a process na nangyayari kada 4 na taon kung saan ang reward para sa pag-imina ng bagong blocks ay namabawasan ng kalahati. From the word itself, halving. Ginawa ni Satoshi Nakamoto ang proseso ng halving upang kontrolin ang supply ng mga Bitcoin sa circulation at panatilihin ang kanyang value na stable. Ang unang halving ay nangyari noong November 2012 kung saan ang reward para sa pagmimina ng bagong blocks ay nababawasan mula 50 Bitcoins hanggang 25 Bitcoins. Ang ikalawang halving ay nangyari noong 2016 ng July at nabawasan ang reward sa 12.5 Bitcoins. Ang ikatatlong halving ay nangyari noong May 2020 at nabawasan ang reward ng 6.25 Bitcoins. Meron nga bang risks ang Bitcoin mining, Miranda? Pag-usapan natin din. Ang mga volatility ng presyo ay isa sa mga pinaka-risk ng Bitcoin mining. Ang presyo ng Bitcoin ay nagbago na ng malawak mula nung ipakilala ito sa market ng 2009. Sa loob lamang ng isang taon, nag-trade ng Bitcoin sa halagang mas bababa ng $20,000 at halos $69,000. Ang ganitong uri ng volatility ay nagkapahirap sa isang miner na malaman kung ang kanilang gantimpala ay labis sa mataas na gasto sa pagmimina. Number 2, regulation. Napakakaunting pamahalaan ang tumatanggap ngayon ng cryptocurrency tulad ng Bitcoin. At marami pa rin ang mga malamang na tingnan itong skeptical dahil hindi ito nag-ooperate sa ilalim ng control ng pamahalaan. Palaging may panganib na bawasan ipagbawal ng mga pamahalaan ang pag-imina ng Bitcoin o iba pang cryptocurrency tulad ng ginawa ng China noong 2021. Dahil sa mga financial risk nito ay nagkakaroon ito ng pagdagdag sa notion of speculative trading. Pero Miranda, kung tatanungin ko kayo, tingin nyo ba it's worth it to be able to do crypto mining? Ang aking sagot dyan, Miranda, ay it really depends. While it's actually attractive to be called a Bitcoin miner, ito ay long-term investment. Ang katotohanan talaga dito ay mahirap itong gawin at kailangan mo ng malaking upfront capital. Ang extreme volatility ng presyo ng Bitcoin ay nagdadagdag pa sa pagiging uncertain ito sa mga investors. Tandaan nyo na ang Bitcoin mismo ay isang speculative asset na walang intrinsic value. Ito ay nangangailangan na ibenta para sa iba para magkaroon ito ng actual value at mapalitan ito ng fiat currency. So, Miranda, ano ba sa tingin mo? By the way, don't forget to click on like and subscribe to our channel para marami ka pa mga ganitong mga learning videos na makukuhaan for free. Maraming salamat, Miranda, and I love you 3,000. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Miranda.